Alright, bagong-bago ang train natin ah. Magandang umaga mga katoks! Our mototoks for today is pupunta tayo ng Bisol Motorcycle and magbabaka sakali tayo na may test ride yung Pix Venturi 500. Okay, daan mo tayo ng 5th Avenue. Oh, 10th Avenue. Tingnan natin yung Brix Venturi 500. Adventure bike din siya na parang counterpart ng Benelli TRK 502. With the same price. And almost the same specs. Pero itong si Venturi 500 is mas magaan kaysa kay Benelli. Kaya medyo natitipuhan ko rin siya. So tara! Pasa tayo sa Bristol Motorcycle. Click tayo doon. Teka, mag-u-turn muna tayo dito. Yun, dito tayo sa Bristol Motorcycle. Yun o, mukhang may test bike sila. Ah, okay, sige, sige. Ang ganda nung height niya, oh. Sakto sa akin. 1 down 6. Okay, sige. Sige, sige. Uy! Woo! Brix Venturi 500. Yun, pia test drive nila tayo. Ayos, ang ganda. Ang
Ganda nitong Venturi ah. Ayos, panalo to. Woo! Suave. Lakas. Okay, quick review muna tayo mga kuys. First, sa engine. Brakes Venturi has 4-stroke liquid-cooled parallel engine, 8 bulbs and 471cc. Ayan. Ayos, ang ganda ng handling niya. Very friendly. Tapos yung seat height, ayos, saktong-sakto sa akin. Yung height ko is 5'7", pero lapat na lapat yung paa ko. Parang ito na yata yung mabibili ko ah. Ganda na itong bike na to. Balik tayo. Meron siyang 21 liters na fuel capacity. So, bagay sa long ride. And sa fuel consumption niya, nag-average siya ng 28 kPL. Brakes Venturi 500 twin cylinder. Alright, ganda yung suspension niya, is maganda siya maglaro, malambot, and naka inverted type na rin, kaya mukhang matibay talaga. Wheels, naka Metzeler tires na siya, kaya siguradong makapit talaga yung gulong ito. Tapos naka spokes types, built for durability and lightweight. Tapos kung papansin nyo mga kuys, na yung spokes nya is nakakabit ipapalayo sa kinakabitan ng tires, kaya naka-tubeless na rin to si Venturi, which is good. Ito yung isa sa pinakagusto ko kay Brakes Venturi 500, yung gulong niya. Brakes, yung brakes nito is naka-ABS na rin, double disc brake yung unahan. Sabi, sarap tumitin itong Brakes Venturi 500. Solid. Solid brakes. Ayan. Ay, kung mapapansin nyo mga kuys, meron na rin itong USB port charger. Tsaka itong sa kaliwa niya, yung cigarette lighter na pwede nyo rin lagyan ng USB port. Diba? Ayos. Ang daming charger. Suabe. Ayos, ang ganda. Ano na, pagbago pa yung nakatripon na lumata. Ganda, ang ganda na ito. Ano na, pagbago yung nakatripon. Kaya nga eh. Mas smooth pa siya niya. Ganda. Venturi 500. Suabe.
yun, test drive tayo ni Bristol Bricks Venturi 500. Ang maganda pa dito mga kois is yung pagbili niya siya, kasama na sa stock niya yung crash guard, hand guard, and yung skid plate niya. Which is maganda kay Bricks Venturi kasi halos wala ka ng kailangan pang idagdag na accessories. Yan, shout out Bristol 10th Avenue. Salamat, salamat sa pagpapatest drive niyo sa Bricks Venturi. Grabe, sobrang solid. Ganda, ang gandang motor. Mura na siya para sa isang big bike. At yung panniers niya, mura na siya sa 20,000 kasi yung top box pa lang nag-average siya ng 15,000 to 20,000 eh. Ito, 20,000 may side panniers ka na rin. Siya nga pala, pag bumili kayo ng panniers sa kanila without the bike, nagpa-price siya ng 47,000 pesos ang pagkakaalala ko. Pero pag bumili ka ng Bricks Venturi with the side panniers and top box, eh, ang lalabas sa presyo niya is 20,000 na lang. So, advice ko sa inyo na if bibili kayo ng Bricks Venturi, isabay nyo na yung side panniers and top box para makatipid kayo. Well, mura na rin siya para sa 20,000. Bricks Venturi 500 Adventure Bike. Budget Adventure Bike. Yan. Sobrang sulit itong 358 mo kung sa akin lang. So yun mga katoks, di na nagkatapos ang ating talks for today. Please comment, like, and subscribe, and click the bell button for more videos. Ride safe mga katoks!